Legend 5 na ako at meron akong tatlong star la. Ako lang ba yung hirap na hirap maglaro ng ranking ngayon? Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Mga kalaban ay palong-palo, mga kasapi ko ay puro bano. Sa game na to, kung mapapansin nyo, sa pagsiselect nila ng hero, XP lane yung walang pumili. Syempre, ayoko namang mag-XP lane, kaya nag-show na agad ako ng hero na gagamitin ko. Kasi kung hindi naman ako mag-a-adjust, bakit hindi pa ako magpapakita ng hero na gusto ko? Hanggang sa ganito yung final lineup na nabuo namin versus sa final lineup na nabuo ng kalaban. Early game pa lang, dun sa tank namin, meron akong kutob na hindi maganda. Tignan nyo yung ginagawa niya, may tutubo ng tortol, pero nandun pa rin siya sa gold lane at kiniklear yung minions ng marksman. Syempre, maski ako bilang MM, maiinis talaga ako dun sa tank kasi pakialamero. Imbis na dun sa turtle magpunta para tulungan yung core, anong ginagawa niya? E di eto na, kukontest na kami ng turtle, yun lang, naubusan pa ako ng mana. Pero makakapag-swan-swan pa din naman ako dyan, yun nga lang, patay na yung core namin. Tapos, patay na rin yung tank namin, iniwan ko na siya kasi wala na akong skill, ano pang gagawin ko dyan. Tapos dito, pinapaalis na nung MM namin yung tank dun sa lane niya. Kasi kapahamakan lang yung dulot niya. Tapos pati si Yin, galit na din sa kanya. Eh paano kasi pe, hindi talaga siya nagzo-zone. Hindi sumasama kapag may objective. Wala, design lang yung atake niya. Eto pa isa, si girl reklamo. Yung katapat niya, isa lang naman, hindi nga yan dinadalawan. Naturingan kang XP lane, gusto mo binibibisit ka pa. Eh 1v1 lang naman sila nung katapat niya. Tumalak na naman, kasi namatay siya. Alam mo namang pala yung katapat mo, hindi mo kaya. Bakit nakikipagbakbakan ka pa? Ayun, na-real talk tuloy nung core namin. Tapos nakatapat niya uli dito yung CC. Ngayon, ma-realize ko na kung bakit lagi siyang mamamatay. Pati ako na damay, endorser pala to ng Bonakid. Batang walang laban. Ito naman piling commander. Daming time mag-type, pero yung laro hindi maayos. Ako, nakikibasa lang ako ng mga usapan nila. Ito namang tank namin, hindi mo alam kung lag ba, sira ulo. O, tignan nyo, pani Spiderman set sa minions. Hinayupak na tank yan. Akala mo lang yun, ma-AFK siya, pero ang totoo, hindi talaga. Sa mga panahong to, medyo nakakabawi-bawi na yung core namin. E di syempre, para di masayang yung effort niya, tumulong naman kami sa kanya kahit papaano, diba? Hanggang sa yun, unti-unti nang bumabaliktad ang mundo. Naubos namin yung apat na kalaban dito, kaya free-free kaming makakapagdepensa ng demonyo. Wow, nakuha pang gumano nung marksman, oh. Pero pag tinignan mo naman yung score niya, hindi mo malaman kung kakampi ba o kalaban. Tapos dito, kakatapos lang ni Kidnapman SSM yung kalaban, kaya sinalubong ko na para siya ay aking matulungan. E di, ang ganda ng teamwork naming dalawa doon mo. Ito pang si CC, hindi na lang umuwi doon sa... My bukas pa. Bro, kung kukunin mo siya, huwag mo nang patagalin pa. Ay, talagang pinagtatanggol pa ni Silvana yung tank. Hindi na lang tayo nakapikit nung naglalaro dito. Kahit AI, hindi gagawin yung ginawa nung Tigreal dyan. O, sabihin nyo ngayon na AFK yan. Baka nga mas mapagkakamalan mo pang AI ngayon yung naglalaro niyan eh, compare sa totoong AI talaga. Habang tumatagal nga, napapansin ko rin mahirap-mahirap na kami ni Yin maipagtanggol at ipanalo yung laro na ito. Tapos yung mga kakampi namin. Tapos dito, pansinin nyo yung mapa ng mabuti. Yung MM namin nag-teleport doon sa top lane kasi balak niyang banatan yung Leslie. Pero ang ending, bumalik sa kanya ang karma, napatay pa siya. Oo, apakamalas namin sa'yo. Sana mararamdaman mo. Huwag ka mag-alala, be. 24 oras tayo ngayon dito, reporter tayo. Pinipilit naming lumaban, tapos kayo pinipilit nyong ipatalo yung laro. Sino nang matutuwa sa mga ginagawa nyo? Pagkakataon na namin dito para magdemonyo. At itong si Moskov, ang lakas ng loob magmando. Pero siya mismo, wala namang ambag sa grupo. Napikon na ako kaya nagsalita na ako. Sabi ko, MM, mag-push ka naman para may ambag ka. Tignan mo inaambag mo, patabain yung kalaban. Medyo napalalim yung CC nila dito. Nakidnap naman na siya ni Kidnapman, kaya lang hindi sumapat yung damage niya. Kaya paglabas, hindi na ako nagbalawang isip pa at diretso ulti na. Sayang, kill ko na din yan. Sabi ko dito, wait lord kami, kasi tutubo na yung demonyo. Pero pumalag pa yung mga kakampi ko, kaya sumama lang ako. Tapos syempre, out na muna. Huwag nang pumalag, huwag nang magpapatay pa. Pero si Yin, ayaw patalo. Nagpapatay pa talaga, importante pa naman siya. Ayoko sanang makikontest kami dito, kaya lang pumunta yung
makakasama ko. Baka kasi maubos pa sila tapos ako may iiwan mag-isa. Mabuti na tumamamatay ako pero may iaambag ako sa kanila. Yun nga lang, nasa kabila pa rin yung demonyo. Tapos totoo nga ang hinala ko dahil mauubos kami dito. Hindi sumapat yung damage ko dito kay CC. Kaya yun, patay pati ako. Sin lang mag-isang matitira pero hindi niya na yun nadedepensahan pa. Wow, ngayon yung sabihin na AFK yung tigril namin dyan. Ngayon, makonfirm ko na si Moscow ba'y kalaban talaga.